Kumusta po? Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos na sa amin ay nagmamahal, nagpapasalamat po kami sa dakilang biyaya na nahabag sa amin na mga lumayo sa Diyos dahil sa aming mga kasalanan. At ang Panginoong Hesus ang kumuha ng sumpa, kahatulan at puot na dapat naming tanggapin. At niligtas mo po kami sa pamamagitan ng paglilinis sa aming mga kasalanan, magpakailanman, gamit ang mahalagang dugo ng Panginoon na wala po kaming anumang ginagawa. Binabalik po namin, Panginoon, ang pasasalamat sa iyo. Para po sa lahat ng biyaya na ginawa mo po kaming iyong mga anak, Panginoong Diyos, at binigyan mo po kami ng mapagbiyayang pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian, Panginoong Diyos. Nagpapasalamat din po kami sa pagtulong mo po sa amin na makapanatili sa iglesia na katawan ng Panginoon at sa pagpapalago sa amin. Nawa ang idinadaos na summer retreat ay maging dakilang kagalakan at kaluwalhatian sa iyo, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng pagliligtas mo sa maraming mga kaluluwa at sa pagsasakatuparan mo sa banal na gawain na ninanais mo po, Panginoon. Pakiusap, dagdagan mo po ng iyong kapangyarihan ang mga nangangaral ng salita sa summer retreat. Gumawa at tulungan mo po kami upang ang mga baguhang nakikinig ng salita ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pakiusap, ikaw po mismo ang mag-ingat at manguna sa lahat ng mga gawain sa summer retreat. At sa oras na ito, kami na tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat dahil sa pagpapahintulot mo po sa amin na magpuri sa dakilang biyaya at pag-ibig ng Panginoon upang mag-aral ng iyong salita at magkaroon ng banal na fellowship kasama ka po, Panginoon. Bigyan mo po ng lakas ang mga brothers at sisters sa pisikal at espiritual na aspeto. Naway maisakatuparan ng dakilang gawain na nag-aakay sa maraming mga kaluluwa patungo sa iyo, Panginoong Diyos, at iligtas mo po sila sa pamamagitan ng matapang na pagpapatutuo sa Ebanghelyo ng Panginoon. Pakiusap, tignan niyo rin po ang bawat isa sa amin na nakarating sa salita at panghawakan mo po kami sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay at bigyan niyo po kami ng sapat na biyaya ayon sa kailangan ng bawat isa. Ingatan niyo rin po yung nanghihina, sa mga may sakit, nasa may hirap na sitwasyon. Bigyan niyo po sila ng higit na biyaya, kalakasan at tapang. Tulungan mo po kami na hindi magkulang sa lahat ng bagay upang maisagawa namin ang gawain ng Diyos na ipinagkatiwala mo po sa amin upang matapang naming maipangaral ang Ebanghelyo. Tulungan mo po kami na maunawaan ng salita mo, Panginoong Diyos, na nais mong ihayag sa amin at ang iyong banal na kalooban. Itatak mo po sa aming puso ang salitang matututunan at pakiusap. Tulungan mo po kami na mahayag ito sa aming mga buhay bilang kaluwalhatian at kapangyarihan mo, Panginoong Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia, ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 7 and 8. Ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 7 and 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ngayong araw na ito, pag-aaralan po natin ang iba't ibang aral sa pamamagitan ng talatang ito. Sa mga sandaling ito, ipinapangaral ang Ebanghelyo sa Galilee Retreat Center. At nasa 9,282 katao po ang dumadalo sa ikalimang batch ng summer retreat. Maraming mga tao ang dumalo at ang Ebanghelyo ay ipinapangaral ngayon. Kaya pakiusap, alalahanin at idalangin niyo po ito hanggang sa matapos. Kailangan natin itong idalangin ng may isang isipan upang ang maraming mga kaluluwa ay magkaroon ng kaligtasan at kaluwalhatian ito ng Diyos. Ang 2 Timothy po, ang huling aklat sa Bagong Tipan na isinulat ni Apostol Pablo. Ito ang sulat na isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, na anak niya sa pananampalataya, bago pa ang kanyang kamatayan noong siya po ay ikinulong doon sa Roma.
Ito ang panahon na si Timoteo ay nangangaral sa iglesia ng Efeso. Noong naisulat, ito pong 2 Timothy. Ang sitwasyon noong panahong iyon ay may pag-uusig mula kay Emperador Nero sa labas, at bilang resulta ng pang-uusig, ang ilang tao sa loob ay umalis sa church. Sa sitwasyong ito, sumulat si Apostol Pablo ng sulat na ito na may isipang nagnanais na ang church o iglesia ay makapangaral ng ebanghelyo ng mas matapang pa, at maitatag ang iglesia base sa tunay na salita kahit na may paghihirap at mga pagdurusa. Kaya pinalakas ni Pablo ang loob ni Timoteo na pastor sa iglesia ng Efeso ng panahong iyon sa pamamagitan ng sulat na ito, upang maipangaral niya ang ebanghelyo ng mas makapangyarihan na hindi sumusuko sa pag-uusig mula sa labas, at maingatan niya yung pong ebanghelyo, ang katotohanan at ang iglesia, at mapapalakas ang loob ng mga brothers at sisters na nasa loob ng church. Ngunit ang mga salitang ito ay hindi lang po angkop kay Timoteo na tumanggap ng pag-uusig mula sa Roma at nagkaroon ng maraming paghihirap sa iglesia ng Efeso, kundi ito rin po ay angkop para sa atin na nabubuhay ngayon sa katapusan ng panahon. Naaangkop din po ito para sa atin. Tignan niyo po ako. Bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? Bakit po tayo nabubuhay sa mundong ito? Salamat po sa sagot. Marahil, sumasagot kayo ng may isang isipan. Nabubuhay tayo sa mundo upang ipangaral ang ebanghelyo at upang mag-evangelize at makapagligtas kahit isang kaluluwa. Nabubuhay tayo sa panalangin at pagpapagal araw-araw upang maligtas ang isang kaluluwa sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo kahit na may paghihirap at pagdurusa. Tama po? Opo. Pero pag-isipan natin ito. Talagang mahirap mag-evangelize. Mas nagiging mahirap habang lumilipas ang panahon. Bakit nga ba napakahirap nito? Iniisip natin, bakit? Dahil pasama ng pasama ang mundong ito. Mas ayaw ng mga tao sa Diyos at mas ayaw nilang hanapin ang Diyos ngayon. Tama po? Isa ito sa mga dahilan. Ngunit ngayon, ang nais ko pong maging laman ng fellowship natin kasama ang mga brothers at sisters ay hindi po tungkol dito. Sabi po na nagdadagdag ang Diyos ng tatlong bagay, lalo na sa mga taong nangangaral ng ebanghelyo at sa mga nagpapagal para sa ebanghelyo. Ipinaliwanag ito ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kaya may tatlong bagay na ibinibigay ang Diyos. Balikan natin verse 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan. Ang salitang espiritu ng kaduwagan ay ipinaliwanag sa ibang salin na ang kahulugan po ay mahiyain o duwag. Kaya hindi espiritong mahiyain o hindi espiritu ng kaduwagan. Kundi binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Hindi nagbigay ang Diyos ng isipang may kaduwagan o isipang nahihiya sa pangangaral ng ebanghelyo. Nais ng Diyos na ipangaral natin ang ebanghelyo ng may kapangyarihan at katapangan. At upang may sagawa iyon, tatlong mga bagay ang ibinigay ng Diyos upang matapang nating maipangaral ang ebanghelyo sa tuwing nangangaral tayo. Nasa verse 7 ito. Sabi, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ano po ang una? Espiritu ng kapangyarihan. Ikalawa, pag-ibig. Ikatlo, pagpipigil sa sarili. Kaya ibinigay ng Diyos ang tatlong bagay na ito. Lalo na po, ibinigay ng Diyos sa mga bagay na ito sa mga nangangaral ng ebanghelyo. Hindi sa nangangaral tayo ng ebanghelyo sa pamamagitan ng sarili nating kapangyarihan. Hindi natin mababago ang puso ng isang tao sa pamamagitan ng ating kapangyarihan. Hindi ito talagang madali. Ayaw makinig ng mga tao, kaya't hinihiling natin ito. Taimtim tayong nangangaral ng may tapat sa puso, na puso sa kanila. Ngunit, ibinigay ng Diyos ang tatlong bagay na ito sa mga nangangaral ng ebanghelyo sa mga banal na naligtas.
Kaya sinasabi ng Diyos na kailangan nating ipangaral ang Ebanghelyo ng may tapang. Verse 8, ang pagpapatutuo sa ating Panginoon, sabi dito, ang pagpapatutuo sa ating Panginoon ay ang Ebanghelyo. Sabi niya, huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon, ni sa akin na bilanggo niya. Nabuhay para sa Ebanghelyo si Apostol Pablo pagkatapos niyang maligtas. Ligtas na ba si Apostol Pablo noong nakilala niya si Jesus sa daang patungong Damasco? Pagkatapos yon, nabuhay na siya para sa Ebanghelyo sa buong buhay niya. Pero hindi niya kailanman ikinahiya ang Ebanghelyo. Tignan po natin, verse 11 hanggang 12. Babasahin ko po. 2 Timothy chapter 1, verse 11 and verse 12. Babasahin ko po. Dito ay itinalaga ako na tagapangaral, apostol at guro. At dahil din dito, ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan, at ako'y lubos na naniniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Nabuhay sa ganitong katiyakan si Apostol Pablo. Hindi niya ikinahiya ang Ebanghelyo. Balikan po natin muli ang verse 8. Huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi alang-alang sa saan? Sa Ebanghelyo. Ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya may mga pagdurusa sa pangangaral ng Ebanghelyo. Laging nakasunod ang pagdurusa kay Pablo. At pagkatapos, ipinangaral niya ang Ebanghelyo. Ang buhay niya ay mabuting halimbawa po para po sa atin. Kaya nga sa 1 Korinto 11:1, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Siya mismo, nilakaran niya ang daan ng pagdurusa para sa Ebanghelyo at hindi niya ikinahiya ang Ebanghelyo. Kundi, siya ay nagtiis para sa Ebanghelyo. Ang ikalawang sulat na ito ni Pablo kay Timoteo ay naisulat bago siya maging martir, bago siya patayin. Tama po? Hindi niya ikinahiya ang Ebanghelyo hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Nabuhay siya sa katiyakan upang maipangaral ang Ebanghelyo dahil alam niya na ang tatlong bagay na ito ay ibinigay sa kanya ng Diyos. Ngayon gusto kong ibahagi sa inyo ang tatlong bagay na ito na ibinigay ng Diyos sa mga taong nangangaral ng Ebanghelyo. Sabi ng Diyos dito, sa 1 Timothy chapter 6, tignan na nga lang po natin, 1 Timoteo chapter 6, 1 Timothy chapter 6 verse 11 to 12. Sabi po dito, verse 11 and verse 12. Ngunit ikaw, o tao ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa pagiging makadiyos, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at sa kaamuan. Makipaglaban ka sa nang mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Sabi ito, makipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Ang evangelism ay ang makipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban. Minsan may mga taong nagkamali sa pagkaunawa ng talatang ito. Nakikipaglaban daw sa ibang tao para makipag-evangelize. Ang evangelism ay hindi pakikipaglaban sa taong gusto niyong ma-evangelize, kundi sa diablo. Ito ang makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Kaya para rito, ibinigay ng Diyos ang tatlong bagay. Nais ng Diyos na makipaglaban tayo, nataglay ang mga tatlong bagay na ito. Tumakbo si Apostol Pablo sa buong buhay niya para sa isang bagay na ito. Kasi sinabi niya sa Gawa 20:24, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatutuo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Malinaw niyang sinabi na ito ang ministeryong tinanggap niya mula sa Diyos. Ito ang kanyang ministeryo sa buong buhay niya. Ito ay ministeryo lang ba ni Pablo? Hindi po. Ministeryo ito ng lahat ng mga born-again Christians. At ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Isus na magpatutuo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Hindi po ba ito ang unang layunin ng buhay natin? Opo, ito po.
Ito ang ibinigay sa ating ministeryo ng Diyos. Kaya may tatlong bagay na ibinigay sa atin. Tignan po uli natin, 2 Timothy chapter 1, verse 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan. Ano po ang ibinigay ng Diyos sa atin? Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Iniligtas tayo ng Diyos upang maging anak ng Diyos. Ginawa niya tayong anak at ninanais ng Diyos ng Ebanghelyo ay maipangaral at patutuhanan sa pamamagitan ng mga ligtas na anak ng Diyos. At para rito, binigyan ng Diyos ng kapangyarihan tayo. Ang evangelism ay hindi ginagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng isang tao. Sabi ng Diyos sa 1 Corinthians 1:21, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas sa mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Ito ang paraan ng Diyos ng pagliligtas sa mga tao na ang mga taong ligtas ay mangaral ng Ebanghelyo sa ibang mga tao upang maligtas po sila. Ang dahilan kung bakit nabubuhay tayo sa mundong ito ay dahil may mga tao pang hindi paligtas na nasa paligid natin. Ngunit minsan nasasaktan ng ating puso kapag nag-i-evangelize tayo. Minsan nakakaranas tayo ng maraming pagdurusa, mga problema, at maaari tayong sumuko at minsan mabigo. Tama po? Pero kailangan nating tandaan sa mga panahong iyon na may binigay ang Diyos sa atin. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan ng Diyos na kailangan natin upang maipangaral ang Ebanghelyo. Sa awit 29:11, ang Panginoon ay magbigay ng lakas sa kanyang bayan. At sa mga awit 68, tignan na nga po lang po natin. Awit number 68, verse 35. Awit number 68, verse 35. Nakita nyo na po ba? Sana po sumagot po kayo. Ano, ibabasahin ko po? Awit 68, verse 35. O Diyos, ikaw ay kakilakilabot mula sa iyong santuaryo. Ang Diyos ng Israel, nagbibigay siya ng kapangyarihan at lakas sa kanyang bayan. Purihin ang Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa kanyang bayan. Nagbibigay siya ng lakas at kapangyarihan sa kanyang bayan. Pero kailangan nating isipin ito. Siya na Diyos na nagbibigay ng lakas sa atin, siya ba ay mas malakas lang ng kaunti sa mga ordinaryong tao? Hindi po. Kapag napagtanto natin ng malinaw ang tungkol sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, malalaman natin kung gaano kadakila at kalakas ang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos at kung gaano tayo magpapasalamat sa Diyos. Pag-isipan po natin ito, sino ba ang Diyos? Siya ang lumalang, lumikha ng langit at lupa at ng bawat bagay na naroroon. Siya ang Diyos, ang tagapagkontrol na naghahari ng kasaysayan ng tao. Sinabi na ang Diyos ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa mga taong naligtas, sa mga anak ng Diyos. Kaya gaano kaya tayo dapat magpasalamat tungkol dito? Kapag nakuha natin ang gayong kapangyarihan ng Diyos, maaari nating ipangaral ang Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos ng may katapangan. Tingnan po natin, sinabi ng Diyos, sa awit 62 verse 11, sabi, ang Diyos ay nagsalitang minsan, dalawang ulit kong narinig ito na ang kapangyarihan ay sa Diyos. Ang kapangyarihan ay sa Diyos, sabi po. Ang pinagmula ng kapangyarihan ay ang Diyos. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan ay hindi Diyos na may kapangyarihan na higit lang ng kaunti sa atin. Kundi siya ang makapangyarihang Diyos at binibigyan niya tayo ng sobrang kapangyarihan, ng kanyang kapangyarihan. Kaya gaya ng alam natin, Genesis 1 verse 1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Hindi hinihingi sa atin ng Biblia na manampalataya sa salita.
kundi ipinapahayag ng Biblia sa atin ang gawain ng Diyos mula sa unang bahagi, mula sa simula. Ang Biblia ay nagsimulang ipangaral ang dakilang kapangyarihan ng Diyos at tinanggap natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng church. Kaya ang kapangyarihan ito ay nasa church. Sabi ng Diyos sa Jeremias 33 verse 22, kung paano ang lahat ng natatanaw sa langit ay hindi nabibilang o mabibilang at ang mga buhangin sa dagat ay di masukat. At sa mga awit 147, tignan na nga lang po natin. Awit 147. Verse 4 at 5. Babasahin ko po. Simula verse 4. Ang bilang ng mga bituin ay kanyang binibilang, ibinibigay niya sa kanilang lahat ang mga pangalan nila. Kamangha-manghang salita po ito, tama po? Verse 5, sabay-sabay po nating basahin. Dakilang ating Panginoon at sa kapangyarihan ay sagana, hindi masukat ang kanyang unawa. Siya ang makapangyarihang Diyos. At sa kasaysayan ng tao, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Israel. Kaya ang lahat ng mga tao ay maaaring makita ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Naganap ito noong inilabas ng Diyos ang Israel mula sa Ehipto. Sa Deuteronomy chapter 4, sa verse 34, sabi, o may Diyos kaya na nagtangkang humayo at sumakop ng isang bansa sa gitna ng ibang bansa sa pamamagitan ng mga pagsubo, mga tanda, mga kababalaghan, digmaan, makapangyarihang kamay, ng unat na bisig at ng kakilakilabot na pagpapakita ng kapangyarihan ayon sa lahat na ginawa ng Panginoong Diyos sa iyo sa Ehipto. Nangyari po ba ito sa kasaysayan lamang? Nangyari lang po ba ito sa Israel? Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa bayan ng Israel. Tama po? Sinabi ng Diyos, ipinakita sa iyo ito upang makilala mo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Wala nang iba liban sa kanya. Ngayon, tingnan din natin. Jeremias chapter 32. Jeremias 32. Jeremias chapter 32. Ang Jeremias chapter 32 po ay tungkol sa pananampalataya. Jeremiah 32, nakita nyo na po ba? Opo. Dito malinaw niyang ipinaliwanag ang pananampalataya. Jeremiah 32 verse 2. Babasahin ko. Nang panahong iyon ay kinubkob ng hukbo ng hari ng Babylonia ang Jerusalem, at si Jeremias na propeta ay nakakulong sa bulwagan ng bantay na nasa palasyo ng hari ng Juda. Nang panahong iyon ay kinubkob ng hukbo ng Babylonia ang Jerusalem. At sasakupin nito. Pero nasaan si Jeremias ng panahong iyon? Sabi dito siya ay nakakulong sa bulwagan ng bantay. At sa panahong iyon, ang kanyang pinsan ay dumating sa kanya at pinabili sa kanya ang isang lupain. Para sa isang taong nakakulong, dapat ko ba itong bilhin o hindi? Sa sitwasyong ito, ang hukbo pa ng Babylonia ay paparating upang kubkubin ang Jerusalem at sinusubukang salakayin ito ng panahong iyon. At isa itong mahirap na sitwasyon. Ngunit lumapit ang pinsan niya sa kanya at pinapabili yung lupain. Bibil mo ba o hindi? Ano ang gagawin ninyo kung katulad niyo siya? Hindi po kayo sumagot. Anyway, tingnan natin verse 8. Jeremias 32 verse 8. Sa gayon, si Hanamel na anak ng aking kyuhin ay dumating sa akin sa bulwagan ng bantay ayon sa salita ng Panginoon at sinabi sa akin, bilhin mo ang aking bukid na nasa Anatot sa lupain ng Benjamin sapagkat mayroon kang karapatan ng pagmamayari at ang pagtubos ay nasa iyo. Bilhin mo ito para sa iyong sarili. Basahin po natin yung susunod. Nang magkagay na laman ko na ito'y salita ng Panginoon. At binili ko ang bukid na nasa Anatot kay Hanamel, na anak ng aking tiyuhin, at tinimbang ko sa kanya ang salapi, 17 siklong pilak. Kaya kung gayon binili niya ang lupaing ito, sinabi niya sa tao sa bulwagan na bilhin ito at binili rin ito ni Jeremias.
Subalit ang lupain ay napalibutan ng hukbo ng kalamang. Pero ito ang salita ng Diyos. Kaya hindi tinignan ni Jeremias ang sitwasyon, nagtiwala siya sa salita at binili ito, tama? Tingnan natin verse 15. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, muling mabibili sa lupaing ito ang mga bahay, mga bukid at mga ubasan. Ibig sabihin nito, panunumbalikin ng Diyos ang lupaing iyon sa isang bansang mawawasak matapos ang isang taon. Kaya hindi tinignan ni Jeremias ang sitwasyon. Sa halip, binili niya ang lupain ayon sa salita ng Diyos. Tawag dito pananampalataya. Naunawaan po ba ninyo? Naunawaan niyo po? Bakit ayaw sumagot? Sagutin niyo po ako. Naunawaan niyo po ba? Oo. Tingnan din natin verse 17. Ah, Panginoong Diyos, ikaw ang siyang gumawa ng langit at ng lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay, walang bagay na napakahirap sa iyo. Tingnan din po natin, basahin natin yung verse 27. Sabay-sabay, narito ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng laman. Mayroon bang anumang napakahirap para sa akin? Kaya ang Diyos, ang makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at namamahala sa kasaysayan ng tao. Ipinapakita nito ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit, ang nagbigay ng higit pang kapangyarihan sa Kanya ay ang kapangyarihan na magligtas ng mga makasalanan na mapupunta sa impyerno magpakailanman. Tayo noon ay mga kaaway ng Diyos at mga anak ng kapuutan. Wala tayong relasyon sa Diyos at tayo ay tiyak na mapapahamak sa walang hanggang pagkawasa. Ngunit sa pamamagitan ni Jesucristo, pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan na minsan magpakailanman sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Ito ang kapangyarihan ng kaligtasan na tubusin ang mga makasalanan. Yan ang nagbigay ng mas dakilang kapangyarihan kaysa yung paglikha ng langit at lupa, tama? Yan ang mas kapangyarihan ng Diyos, ang iligtas sa mga makasalanan. Tama po ba? Kaya sinabi po sa Sefanias chapter 3 verse 17, ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, isang mangdirigma na nagbibigay ng tagumpay. Ang Diyos ay ang makapangyarihan na nagbibigay ng kaligtasan. Tayo ang mga taong nakakamit ng kaligtasan ito, ng dakilang pag-ibig na iyon, at nabubuhay tayo sa dakilang kapangyarihan. Si Jesus mismo ay naparito sa sanlibutan. Ang Panginoong Jesus ay naparito sa sanlibutan. Siya na Diyos na nagkatawang tao. Tama? At ang ginawa ni Jesus sa kanyang pampublikong buhay, nang naparito siya sa sanlibutan ay upang magpagaling. Hindi lamang niya pinagaling ang katawan ng maraming may sakit, kundi maging ang mga kaluluwa. Kaya kung ilalarawan ang katangian ng pampublikong buhay ni Jesus sa isang salita, ito po'y healing o pagpapagaling. Pinagaling niya ang mga may sakit at pinagaling niya higit sa lahat ang kaluluwa ng mga makasalanan. Sino ang makakagawa ng ganitong bagay? Ang Diyos lamang ang makakagawa po nito. Tanging ang Diyos. Binago ng Diyos sa mga tao. Siya pong gumabago. Masdan nyo yung mga taong mga naligtas. Matapos natin tayong maligtas, habang lumilipas ang panahon, lumalago tayo sa salita at nagbabago. Tayo po ay unti-unting nagbabago. Oo, hindi. Opo, normal po ito. Ngunit isipin po ninyo, ganito ba tayo noon? Ginusto ba natin makinig ng salita ng Diyos? Tayo ba noon ay mga taong nagpapahalaga, mga masipag sa paggawa at pagdurusa para sa Ebanghelyo, at hindi tayo nag-aalin lang ang gawin ito noon? Hindi po. Hindi. Dati, kilala lamang natin ang ating sarili. At bago tayo maligtas, kilala lamang natin ang sarili natin at higit pa roon tanging pamilya lang natin. Ngunit ngayon, iniisip muna natin ang Diyos, ang church at higit pa roon ang Ebanghelyo. At iniisip muna natin ang mga kapatiran na nagbabahagi ng Ebanghelyo ng magkakasama. Hindi naman talaga tayo ganito noon, tama? Opo, ito ang gawa ng Diyos na nagbago sa atin. May kapangyarihan din ang Diyos na magbago ng tao.
Sa Mateo chapter 4, habang naglalakad si Jesus sa palibot ng dagat ng Galilea, una niyang nakita si Simon na tinatawag na Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres na inihahagis ang kanilang lambat sa dagat. At ano po ang sinabi sa kanila ni Jesus? Ano po ang sabi niya? Na sila ay magiging mga mamamalakaya. Kasi sa Matthew 4:19, sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Tinawag sila ni Jesus na mga mamamalakaya. Nang tinawag sila ni Jesus, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres ay kaagad na iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Tama po? At tinawag din ni Jesus si Santiago at si Juan, sumunod ka sa akin. At iniwan nila ang kanilang ama at kaagad na sumunod kay Jesus. Ngunit paano sila nagbago? Sila'y mga mamalakaya, mga mamamalakaya sa dagat ng Galilea. Ngunit sa Gawa chapter 2, nangaral si Pedro ng isang beses 3,000 ang naligtas. Sa chapter 4, 5,000 ang naligtas. Tanong, kapangyarihan ba ito ni Pedro? Hindi po. Kapangyarihan ito ng Diyos. Gayun din po, habang nagbabahagi tayo ng Ebanghelyo, patuloy nating natitikman ang kapangyarihan ng Diyos. At isinasabuhay ito sa ating buhay. Pag-isipan natin ito, ang taong matagal mo po na pinapanalangin at ninanais na maligtas ay maliligtas. Ngayon, kakayahan mo ba yon? Hindi po. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi yun sa iyo, kundi mula sa Diyos. Isa lamang tayong kasangkapan kung saan ipinapadala ang kapangyarihan ng Diyos o pinapadaan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay naihahayag sa atin, una sa pamamagitan ng mga ligtas na banal at sa church. Ano ang kapangyarihan binigay sa atin ng Diyos? Tingnan natin sa Roma chapter 1. Roma chapter 1 verse 16. Roma chapter 1 verse 16. Nakita niyo na po ba? Ngayon, basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ano ang kapangyarihang ito? Ito ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos. Ipinagkatiwala ito ng Diyos sa atin. Kung tayo na mga naligtas ay ititikom ang ating mga bibig, kung gayon walang maliligtas, sino ang magpapahayag nito? Nais ng Diyos na may sa katuparan ang kanyang dakilang gawa sa atin. Ipinagkatiwala niya sa atin ang Ebanghelyo. Hindi niyo nalalaman kung gaano kadakila ang pagpapalang ito. Ipinagkatiwala ito ng Diyos sa atin, ang Ebanghelyo. Napakalaking biyaya po o pagpapala ito para sa atin. Kasi 2 Corinthians chapter 5, kaya't kami ay sugo para kay Kristo, sabi po. Tayo ay mga sugo o mga ambassadors. Gumagawa tayo bilang mga sugo. Ipinagkatiwala sa atin ni Jesus ang Ebanghelyo at ito ang kapangyarihan ng Diyos. 1 Corinto chapter 1, tignan natin. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Unang Korinto, chapter 1, verse 18, babasahin ko po. Babasahin ko, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Verse 23 at 24.
Babasahin ko po mula verse 23. Subalit ipinangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Verse 24, sabay-sabay po. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Kasi Kristo ay nananatili sa atin. Mayroong Kristo na nasa mga ligtas na banal. Silang mga naligtas. Sa Roma 8:9, subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Nang maligtas tayo, natanggap natin ang Espiritu Santo bilang isang kaloob. Si Kristo ay nasa atin, at ito ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Ang Panginoon ay nananatili sa atin. Ang Panginoon ay nasa atin at nais maisakatuparan ng Panginoon kung ano ang nais ng Diyos, ang kanyang dakilang gawa, at ito ay gawin sa atin. Kaysa kalagitnaan ng ating buhay, kapag humarap tayo sa kahirapan sa ating buhay, kapag nawala sa atin ang tulong ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos, tayo ay mga mahihinang nilalang na walang ibang kayang gawin kundi sumuko. Tama po? Mahihina po kasi tayo. Kaya sinabi sa 2 Corinthians 4 verse 7, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita ang nag-uumapo na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Kaya ang kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos. Hawak natin ang ating mga kayamanan sa mahinang sisidlang lupa. Tayo na mga mahinang nilalang. Kaya kung makakalimutan natin ito, madali tayong susuko kapag naharap sa mga kahirapan. Nakikita lamang ninyo ang sitwasyon na nagtitiwala lang kayo. Pagkatapos kapag naunawaan natin kalaunan, magtitiwala tayo sa Diyos. Hindi ito agad nangyayari. Tingnan natin Isaiah chapter 17. Isaiah chapter 17, ito po yung dahilan kung bakit tayo nabibigo kapag naharap tayo sa kahirapan at kaguluhan. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, ngunit ito yung dahilan bakit nabibigo tayo. Isaiah 17 verse 10. Babasahin ko po, sapagkat kinalimutan mo ang Diyos ng iyong kaligtasan at hindi mo inalala ang malaking bato ng iyong kandungan. Kahit bagaman nagtatanim ka ng mabubuting pananim at naglalagay ka ng ibang sangang pananim, sabi kinalimutan ang Diyos ng iyong kaligtasan. At wala sa ating puso ang malaking bato ng kandungan, ang bato ng kandungan na hindi tayo umaasa sa Diyos. Naghahanap tayo ng ibang paraan, kaya mas malaking kabiguan. Kung tunay na umaasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos na mabuhay, kung tunay na nananampalataya tayo at umaasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos sa atin, susubukan nating hanapin ang kalooban ng Diyos maging sa mahihirap po na sitwasyon. Ganito rin po sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Bagaman makasalamuha tayo ng isang tao kung saan mabibigo at masasaktan tayo, magpapatuloy tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo nang hindi napapagod. Ah, sabi po, ginagawa ko ba ito para sa iyo o para sa akin? Sa katunayan, pag-usapan po natin ito. Maari ba? Ano naman sa ngayon kung maligtas sila? Tama po ba ito? Sa una, ang Diyos at si Jesucristo kapag may naligtas ay nasisiyahan. Sunod, good luck sa kanila. O tapos na po ba tayong lahat? Isipin po muna natin ang isa pang bagay. Paano po kayo noong hindi pa kayo ligtas? Noon po, may mga taong masigasig na naghahanap sa salita ng Diyos. Ngunit, sa akin, ganito ako, alam ko na ang lahat. Ngunit bakit ini-evangelize nyo lang ang mga taong hindi nananampalataya? Bakit hindi ang mga taong nasa church? At pagkatapos ay sasalungatin ko sila,
at tatalunin sila sa pamamagitan ng doktrina. Nahiya ako sa tuwing naiisip ko iyon. Ang Diyos ay matyaga, naghihintay sa atin. Ito po ay upang ibigay sa atin ang higit na biyaya at pag-ibig. Sa pamamagitan ng mga kapatiran na unang naligtas, binigay niya sa atin ang dakilang biyaya upang tunay na mapakinggan ng pag-ibig, mapakinggan ng ebanghelyo, at maligtas. Ngunit noon patuloy ko itong itinatanggi. Kaya talagang nakakahiya kapag naiisip ko po ang bagay na ito. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ibinigay sa ating mga Kristiyano na naligtas. Binigay ito sa church. Kaya kung babalikan yung nakaraan, nakakahiya. Kaya kung titignan, ang kapangyarihan ng Diyos ay binigay sa church. Ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay hindi isang bagay na magagawa mo ng mag-isa. Ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay ginagawa ng church. Ang gawain ng Diyos ay nahahayag sa pamamagitan ng church. Kaya ang malaman na ang kapangyarihan ng Panginoon ay nananatili sa church na siyang katawan ng Panginoon na nagdadala ng mga ligaw na kaluluwa sa salita at patuloy na nagbibigay ng pagkakataon upang makapakinig ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, ito ang dapat nating gawin. Wala tayong kakayahang iligtas ang ibang kaluluwa. Binigyan pero tayo ng Diyos ng kakayahan upang dalhin ang iba sa pakikinig sa salita. Tama? May ebanghelyo. Tama po. Si Jesucristo ay nasa atin. Sa chapter 14 ng Ebanghelyo ayon kay Juan, tignan po natin. Ito po ang sinabi ng Panginoong Hesus, John chapter 14. John chapter 14 verse 12. John 14 verse 12. Basahin natin ng sabay-sabay. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Ano ang mas dakila parito? Ito po yung pagliligtas ng kaluluwa. Ito ay kakayang binigay ng Diyos sa church. Nagagawa ng church kung ano yung ginawa ng Panginoon. At hindi lamang iyon. Ang iglesia ay may kakayahang ipangaral ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos at iligtas ang kaluluwa na namatay sa kasalanan at sa pagsalangsang. Kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng iglesia. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng ito sa pamamagitan ng church. Tama po? Nabubuhay tayo sa katawan ng Panginoon bilang mga bahagi ng church. At nais ng Diyos na gawin ng banal na kasaysayan sa pamamagitan po nating lahat. Lahat tayo ang church. Kaya kung nakikibahagi tayo ng may iisang isipan at ipinapangaral ang ebanghelyo sa iglesia, ang ebanghelyo ay naibabahagi ng may lakas. Ngunit sa pamamagitan ng ebanghelyo, ang unang bagay na dapat isipin ay ibinigay sa atin ng Diyos ang kapangyarihan. Ipinagkatiwala niya sa atin ang ebanghelyo at ibinigay sa atin ang Espiritu Santo, ang Espiritu ni Kristo. Si Kristo ay nasa atin. Tayo ang mga taong gumagawa ng gawain ng Diyos. At kapag naisip ko ito, sa tingin ko, kaya nating ipangaral ang ebanghelyo ng mas may tapang. Ang ebanghelyo na ipinapangaral natin ay hindi isang doktrina. Ito ay ang pangangaral ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos na nagtatakda ng walang hanggang kapalaran. Mapunta man sa walang hanggang impyerno o walang hanggang langit, tayo ang naghahatid ng napakahalagang salita ng Diyos kung saan ang walang hanggang kapalaran ay naitatakda. Ngunit ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang mahalagang gawain at ibinigay sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po, kung titignan nyo, sa chapter 16 ng 1 Chronicles, sabi niya,
Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Palagi ninyong hanapin ang kanyang pakikiharap. Dapat nating hanapin ang lakas na ibinibigay niya. Ibinigay sa atin ng Diyos. Ngunit kailangan nating patuloy na hilingin ng may masigasig na puso na pagkaluban pa tayo ng masigit na lakas. Tingnan po natin. Second Chronicles chapter 16, verse 9. Second Chronicles chapter 16, verse 9. Nahanap niyo na po ba? Babasahin ko po yung verse 9. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagpaparoot pa rito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na ang mga puso ay tapat sa kanya. Ikaw ay gumawang may kahangalan sa bagay na ito sapagkat mula ngayon magkakaroon ka ng mga digmaan. Kaya kung hinahanap nyo ang kapangyarihan sa harapan ng Diyos, mahalaga na hanapin ito ng buong puso. Kapag naunawaan natin kung gaano kahalaga ang ating misyon, mas lalo nating mauunawaan. Mas lalo nating kailangan yung kapangyarihan ng Diyos. Desperadong hinahanap sa harap ng Diyos. Napakahalaga nito. Ngunit minsan iniisip natin maaari, hindi pastor, sa tingin ko kaunting kapangyarihan lang ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Maring sabihin nyo yan. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi mahalaga kung mayroon kang kaunti o maraming kapangyarihan. Hindi yun ang punto. Ang mahalaga, nakagawa ng kasaysayan ng Diyos sa pamamagitan natin at ginagamit tayo ng Diyos, iyon ang mahalaga. Ang mahalaga kung paano ka ginamit ng Diyos. Sa Revelation chapter 2 at 3, may pitong iglesia sa Asia. Binanggit ang iglesia ng Philadelphia, ang pang-anim na iglesia. Hindi po nakatanggap ng pagsaway ang iglesia ng Philadelphia, kundi pinuri sila ng Diyos at sa kanila'y sinabi, alam ko ang iyong mga gawa. Tignan mo, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintong bukas na hindi may sasara ng sinuman. Sabi po, alam kong ikaw ay may kaunting kapangyarihan, ngunit tinupad mo ang aking salita at hindi mo itinakwil ang aking pangalan. Kaya kahit kaunti ang kapangyarihan nila, ang lakas nila, ang maganda, tinupad nila ang salita ng Diyos. Kaya hindi mahalaga ang kalakasan, kahit kaunti lang ang lakas mo, ang mahalaga sumusunod ka sa salita ng Diyos. Kung ganon, kikilos ang Diyos sa iyong buhay. Pag-isipan niyo po ito. Nung ang mga Israelita ay lumabas sa Ehipto, pinuri po nila noon ang Diyos. Subalit pagkatapos nilang tumawid sa dagat na pula, nakita nila lahat, pinuri nila ang Diyos, ngunit pagkalipas lamang po ng ilang araw, nagsimula na po silang magreklamo sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, nagreklamo po sila. At ano po ang nangyari noong pumasok sila sa Kanaan? Ang unang digmaan na nakipaglaban sila ay noong sinakop nila ang lungsod ng Jericho. Ano ang nangyari nung sinakop nila ang Jericho? Umikot sila ng isang beses kada araw sa loob ng anim na araw. Pagkatapos sa ikapitong araw, umikot po sila ng pitong beses. Kaya sa una hanggang ika-anim na araw, isang beses. Sa ikapitong araw, pitong beses po silang iikot. Sabi ng Diyos, wala kayong sasabihin. Gaano kaya yun kahirap? Gaano kahirap ang manahimik para sa mga taong laging nagre-reklamo? Ngunit sinanay sila ng Diyos sa ilang sa loob ng 40 taon. Sinanay sila ng Diyos bilang mga kawal. Hindi po ba? Hindi ko na po sana nabubuksan yung kwento pero kailangan ko pong tignan. Anyway, sinanay po sila. Tingnan po natin, tingnan natin sa Joshua chapter 6, Joshua chapter 6. Verse 3. Joshua chapter 6 verse 3.
Verse 3. Nahanap niyo na po ba? Verse 3. Simula po verse 3. Lilibutin ninyo ang buong lungsod. Lahat ng mga lalaking mandirigma ay liligid na minsan sa lungsod. Gagawin niyo ito sa loob ng 6 na araw. Ang 7 pare ay magdadala ng 7 tambuli ng mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban. At sa 7 araw ay inyong paliligiran ng 7 ulit ang bayan at hihipan ng mga pari ang mga tambuli. Kapag hinipan na nila ng matagal ang sungay ng tupa at kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli, ay sisigaw ng malakas ang buong bayan. Ang pader ng lungsod ay guguho at ang buong bayan ay tuloy-tuloy na sasalakay. Kaya kailangan nilang gawin ng 13 ulit sa loob po ng 7 araw. Ngunit sa 7 araw, dito po, ganang sinabi ng Diyos, baka nila hipan ng tambuli ng mga sungay ng tupa, ano ang kailangan nilang gawin? Sa verse 10, Joshua 6 verse 10, sabi, at iniutos ni Joshua sa bayan, huwag kayong sisigaw, ni marinig ang inyong tinig, ni magsasalita ng anumang salita hanggang sa araw na aking sabing kayo sumigaw, at saka lamang kayo sisigaw. At iniutos ni Joshua sa bayan na sinasabi, huwag kayong sisigaw, ni maririnig ang inyong tinig, ni magsasalita ng anumang salita. Kasi sabi dito, ni maririnig ang inyong tinig, ibig sabihin, hindi pwedeng magsalita ng malakas. Sinabi niyang, huwag gumawa ng gayong mga bagay. Gusto niya silang manahimik. At may sinabi siyang mas mahirap sundin. Sabi po, ni magsasalita ng anumang salita hanggang sa araw na aking sabihin kayo sumigaw at saka lamang kayo sisigaw. Sinabi niya sa bayan na nagrereklamo ang ganito sa verse 15. Tignan din natin. At nangyari, nang 7 araw ng mag-uumaga mo na, sila'y maagang bumangon at 7 ulit silang lumakad sa palibot ng lungsod sa gayunding paraan. Nang araw lamang na iyon sila lumakad ng 7 ulit sa palibot ng lungsod. Kaya nilibot nila ang lungsod gaya ng dati. Tignan niyo po. Naglibot sila ng 1 beses sa 1 araw hanggang sa 6 na araw, ngunit walang nangyari. Pakinggan niyo pong mabuti. Nilibot nila ang Jericho sa loob ng 6 na araw ayon sa salita ng Diyos, ngunit walang nabago. Kahit pa walang nabago, umasa lamang sila sa salita ng Diyos at naglibot ng 7 beses sa 7 araw. Ito ngayon ang pananampalataya. Mukhang walang pagbabago, ngunit ayon sa salita ng Diyos, sa 7 araw, naglakad sila palibot sa lungsod ng 7 beses at nung hinipan nila ang tambuli ng mga sungay ng tupa, ang lahat ng tao ay sumigaw ng malakas at ang pader ng lungsod ay gumuho. Ano kaya ang inisip ng mga Israelita nung nakita po nila ang bagay na ito? Ano kaya ang kanilang naisip? Wow, ang lakas natin! Wow, sabi mo ba nila? Mayroon yata tayong kapangyarihan. Ganoon ba kaya? Wow, ang gagaling natin. May kapangyarihan tayo. Ganoon kaya ang inisip nila? Hindi po. Pinuri nila ang Diyos. Kaya kapag sumusunod sila, nakikita nila ang dakilang kapangyarihan ng Diyos na ipinagkaloob sa kanila. Ganoon din po sa buhay natin. Mukhang walang pagbabago araw-araw, ngunit kung aasa tayo sa salita ng Diyos at susunod sa salita ng Diyos sa bawat araw, mararanasan natin ang dakilang kapangyarihan ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya gaya ng nasabi ko, pinagkalooban tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Pagkatapos maligtas ng isang makasalanan, nababago ang buhay niya. Sino ang saksi? Tayo po. Huwag nang tumingin sa malayo. Tayong mga ligtas ay nagiging ganoon. Tignan mo ang sarili mo. Sumasampalataya tayo sa walang hanggang kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. At ang ating mga buhay ay unti-unting nagbabago pagkatapos. Lumalago tayo ayon sa salita ng Diyos. May mga pagkakataong nakakaranas tayo ng pagkadismaya at pag-aalala, ngunit habang umaasa tayo sa salita ng Diyos at nabubuhay sa kapangyarihang ibinibigay sa atin ng Diyos sa bawat araw, nararanasan natin ang paglago ng ating pananampalataya. Hindi ba ito ang kapangyarihan ng Diyos? Hindi po ba? Ito ang kapangyarihang ipinagkaloob sa atin. Ang kapangyarihang iyan ay nasa atin. Isa pa po, ang ligtas na Kristiyano ay may pribilehyo. May dakilang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos. Ano ito? Panalangin.
Ang kapangyarihan ng panalangin ay nasa atin. Kapag nanalangin tayo ng sama-sama na may iisang isipan at masikap na humihingi na matupad ang kalooban ng Diyos, pinapakita ito ng Diyos sa atin yung kanyang kapangyarihan. Hinahayaan tayo ng Diyos na makita ito. May kakayahan tayo na dalhin sa buhay at sa kapangyarihan ng Diyos sa mga tao. Ano po iyon? Ito po ay isa pamamagitan ng panalangin. Kaysa itong pribilehyo na ipinagkaloob sa mga Kristiyano. Tama po? Ang kapangyarihan ay sa pamamagitan din po ng panalangin. Isang pribilehyo bilang mga Kristiyano. Tama po? Balikan po natin. Kulang na yung oras. Balikan natin 2 Timothy chapter 1. Verse 7. Second Timothy chapter 1 verse 7. Babasahin ko po. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ang espiritu ng kaduwagan. Ito ay hindi yung mahiyain at duwag na puso. Kundi binigyan tayo ng espiritu ng kapangyarihan. Binigyan niya tayo ng kakayahan. Kaya dahil nasa atin ang kapangyarihan iyan, ibig sabihin, huwag tayo dapat matakot, huwag tayong mahiya, kundi ipangaral lamang ang ebanghelyo ng buong lakas. Naintindihan niyo po ba? At pangalawa, ano po ang binigay sa atin? Pag-ibig. Ang pag-ibig na iniibig sa atin ng Diyos. Habang lalo ko po itong pinag-iisipan, lalo na nahihipo ang puso ko at napapaluha po ako. Pag-isipan niyo po ito. Ang unang Corinto chapter 13 ay ang kabanata tungkol sa pag-ibig. Tama po? Ngunit sa Apostol Juan, ang nagbanggit tungkol sa pag-ibig ng maraming beses. Tinatawag kasi siyang apostol ng pag-ibig. At sinabi po ni Apostol Juan sa unang Juan chapter 3, sabi niya, "Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos." Anong uri ng pag-ibig ang natanggap natin? Ano yung tinutukoy niya na pag-ibig na natanggap natin? Anong uri ito ng pag-ibig? Tingnan natin. Roma chapter 5 verse 5. Roma chapter 5 verse 5. Anong uri ng pag-ibig ang natanggap natin? Dito po sa verse 5, "At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin." Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. Ito ang pag-ipinagkaloob ng Diyos sa mga naligtas. Minahal tayo ng walang hanggan. Pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan magpakailanman. Ang walang hanggang katubusan ay ang walang hanggang pag-ibig. Tama po? Ito ay isang perpektong pag-ibig. Pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Napasa atin ang ganyang pag-ibig. Sa Efeso chapter 2, verse 4 and 5, sabi doon, "Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas." Kasi sabi, ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Tayo, ang mga taong mayroong ganoong malaking pag-ibig na natanggap natin mula sa Diyos. Kaya gaano nga dakila ang pag-ibig na ating tanggap? Tayo ng mga naligtas ay ang tumanggap ng malaking pag-ibig na ito. Pag-ibig na walang hanggan. At perpektong pag-ibig, tama po? Tama po? Gaano nga kalaking pag-ibig ang natanggap natin? Ngunit pag-isipan natin kung paano natin maibahagi at maipamuhay ang malaking pag-ibig na ito na natanggap natin mula sa Diyos. Tatanggapin lang ba natin ang pag-ibig na iyon? Dapat isipin natin kung paano natin ito maibabahagi. Pagkatapos bang matanggap, tama na yon. Sa 1 Corinthians 13, yan po ang kabanata ng pag-ibig. Mula verse 4, sabi ang pag-ibig ay matiisin. Ang pag-ibig ay inilarawan sa 15 paraan. Sa gitna, sabi niya, hindi mapagmalaki.
Ang pag-ibig ay hindi nagmamalaki. Ang ating pagmamalaki ay kay Kristo lamang. Kaya sabi, kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri, na kanyang naunawaan at nakilala ako na ako ang Panginoon. Nagmamapuri tayo kay Kristo. Wala tayong ipagmamapuri maliban kay Kristo. Maliban sa dugo ni Jesus, ano ba ang pwede nating ipagmalaki? Wala po. Hindi ito pinipilit ang sariling kagustuhan. Bago tayo naligtas, ang ating pagmamalaki ay makasariling pag-ibig. Gayun pa man ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos, pagkatapos nating maligtas at pagkatapos ay maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, ay hindi na makasarili. Ang ating pag-ibig ay ang pag-ibig na nakatuon sa Diyos, nakatuon kay Jesus. Tama po? Kaya ang mga nakatanggap nitong dakilang pag-ibig ng Diyos, nitong walang hanggang pag-ibig, perpektong pag-ibig, pag-ibig ng Diyos, iniibig din natin pabalik ang Panginoon. Tatanungin ko po kayo ulit, iniibig niyo po ba ang Diyos? Sagutin po ninyo ako, tanong po uli, tatanungin ko po uli. Wala na kasi akong oras. Iniibig niyo po ba talaga ang Diyos? Iniibig niyo po ba si Jesus? Iniibig niyo po ba? Opo, malinaw na sinasabi sa atin ng Biblia, hindi natin maaaring makita ang Diyos at ang Panginoong Jesus. Pero mahal natin siya, nananampalataya tayo. 1 Pedro 1.8, bagaman ngayon na hindi niyo siya nakikita, gayon yung may inyong sinasampalatayanan. At kayo nagagalak na may galak na hindi mapaliwanag, na puspos ang kaluwalatian, na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Kaya iniibig natin ang Diyos. Ang mga naligtas ay iniibig ang Diyos at ang Panginoong Jesus. At ang mga umiibig sa Diyos at sa Panginoong Jesus ay iniibig muna ang salita ng Diyos. Iniibig po nila ang salita ng Diyos. Tingnan natin. Awit 119, verse 97. Hindi ko po pwedeng mabasa-basa na lang sabihin ng talata, kaya hanapin po natin. Awit 119, verse 97. Basahin po natin. O, mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Pakiusap, tingin po kayo sa akin, makikita po natin kung gaano po iniibig ng manunulat ng awit ang Diyos. Sabi niya, O, mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Kaya ano po ang kanyang gagawin? Dahil mahal niya ang kautusan, pinagbubulayan niya ito buong araw. Kaya pag-isipan po natin ito, meron po ba kayong ibang iniibig maliban na lang po sa Diyos at kay Jesus? Iniibig po ba ninyo ang inyong asawa? Tama po? Paumanhin po, hindi ko po sinasadya na magkagulo kayo. Anyway, paano po ang inyong anak? Yung mga anak ninyo, mahal niyo po ba sila? Tama po ba? O, ngayon, sumagot po kayo. Mahal niyo po ba sila? Pero tanong, iniisip niyo po ba sila araw-araw? Yung mga mahal po niyo, iniisip niyo po ba buong araw? Yung mga apo po ninyo, mahal nyo po ba? Yung mga nakakatanda po dito, sumagot po kayo, opo, di ba? Gaano nyo po sila kamahal? Sa palagay ko po, labis-labis. Masaya po kayo kapag darating sila, pero higit na masaya kapag aalis sila. Iniisip nyo po ba sila sa buong araw dahil iniibig nyo po sila? Tumingin po kayo sa akin, hindi po buong araw, tama po ba? Ngunit yung nagsulat po ng awit, tunay na iniibig niya ang Diyos. Kaya pinagbulayan niya ang salita ng Diyos buong araw. Paano naman po kayo? Sabi niyo, mahal niyo ang Diyos. Iniibig niyo si Jesus. Ngunit gaano niyo po minamahal ang salita ng Diyos? Gaano po kayo kalapit sa salita ng Diyos? Ang mga umiibig sa Diyos at sa salita ng Diyos ay mayroong katibayan sa kanilang mga buhay. Anong uri po ng katibayan meron sila? Ang katibayan po ay ang pagsunod. Sa John 14,
Sinabi po ng Panginoong Hesus ng tatlong beses sa verse 15, "Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." Inulit-ulit po ito ng tatlong beses, "Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." Kaya ang mga nagmamahal sa salita ng Diyos ay mayroong katibayan ng pagsunod sa kanilang mga buhay. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay may ibig sabihin na pag-ibig sa Diyos. Tama po ba? Ang pagsunod ay hindi kasing dali, kagaya ng ating inaakala. Minsan po, ito po ay napakahirap. Tinatalian tayo ng Diyos ang salita ng Diyos upang makapamuhay tayo ng ayon dito. Hindi po ganoon. Hindi tayo tinatalian. Mayroon pong dahilan kung bakit tayo sinasabihan ng Diyos sa sumunod. Mayroon pong dahilan kung bakit tayo hinihingan ng Diyos ng pagsunod. At kanyang sinasabi para sa atin na mga sumusunod, ito ang sasabihin niya sa atin kapag sumusunod po tayo. Gusto ng Diyos na sumunod tayo sa Kanya. Hanapin natin ang isang talata. Tingnan natin. Deuteronomy chapter 10, verse 12. Deuteronomy chapter 10, verse 12 at 13. Babasahin ko po. "At ngayon, O Israel, ano ba ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo." Verse 13, basahin po natin. "Natuparin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito para sa iyong ikabubuti." Sinasabihan po tayo ng Diyos na sumunod. Ngunit para kanino po? Para sa Diyos? Hindi po. Ito po ay para sa kasiyahan ng mga sumusunod. Para sa iyo, tayo ay pinagpapala ng Diyos kapag tayo ay sumusunod. Ang mga umiibig sa Diyos ay mayroong katibayan ng pagsunod sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ng ating pagsunod sa salita ng Diyos, higit tayong pagpapalain ng Diyos. At higit nating naunawaan ang tungkol sa biyaya ng Diyos. Ito po ay kamangha-manghang biyaya. Una po, ang mga umiibig sa Diyos ay umiibig sa salita ng Diyos. Pangalawa, iniibig po nila ang church, ang katawan ng Panginoon. Mahal nila ang church. Ano po ba ang church? Tignan niyo po ang mga kapatiran sa paligid ninyo, pero huwag niyo po silang tignan ng patagilid. Ano po ang ibig sabihin ng iniibig ko ang church? Ibig sabihin po na mahal mo ang mga brothers and sisters. Ang mga umiibig sa Diyos ay iniibig ang church. Ang kaligtasan na aking natanggap mula sa parehong halaga na pag-ibig ng Diyos ay mahalaga. Kung gayon, paano naman ang mga brothers and sisters na nakaupo sa tabi mo? Ang kanila ba ay mahalaga din? Siyempre po, mahalaga rin. Hindi niyo po maaaring sabihin na iba sila sa inyo. O hindi niyo rin po nais halimbawa na yung pagsasalita nila, hindi pwedeng ganun. Ang Diyos po ay nasa kanila. Napag-aralan po natin ang tungkol sa pag-ibig kanina. Bagaman ganyan ang kanyang pananalita, nasa kanya ang Panginoong Hesus. Kaya nga kanina sabi sa pag-ibig, hindi na ito pinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi ko na kailangan na makita sila at makipag-isa sa kanila. Kung pinipilit ko lang ang aking sariling kagustuhan, ganun na talaga ako. Kung tayo pa ay kumikilos na kasama ng mga brothers at sisters, ay maring magkaroon ng problema sa kanila at maging sa akin. Bakit po? Dahil kahit na tayo po ay ligtas na at nananampalataya ng ating kasalanan ay napatawad na magpasawalang hanggan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, pero mayroon pa tayong lumang pagkatao na hindi pa nababago. At ayaw nitong buksan ng ating puso at ayaw nating patawarin ng mga brothers and sisters. Ngunit isipin po natin ito.
Ang pag-ibig na ito ay binigay ng Diyos sa mga tao na nangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga, ganyan ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin. Kaya ang mga nangangaral ng Ebanghelyo, ibinigay sa kanila ng Diyos ang pag-ibig. Sa 1 John chapter 5, verse 1, ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa anak. Sinabi po ni Jesus na ang sinumang umiibig sa Kanya ay dapat din namang ibigin ng Kanyang mga anak. Ibig sabihin po na ibigin ng mga kapatiran. Ano po bang ibig sabihin ng ibigin ng kapatiran? Ito ay ang pagyakap sa kanila, pag-aalaga sa isa't isa, pagpaparangal sa isa't isa. Sa Mexico po, niyayakap nila ang iba, yun ang paraan ng pagsasabi ng hello. Ngunit pagkatapos po ng pandemya, nung dumating ang coronavirus, fist bump na lang. Hindi po tayo dapat magdalawang isip sa pagpapakita ng pag-ibig. Kaya isipin po natin ang ating pag-ibig para sa bawat kapatiran. Tanungin ko po kayo, paano ba natin dapat ibigin ang bawat kapatiran? Una po, patawarin po natin sila. Ito po ay ang pagpapatawad sa kanilang mga kamalian sa atin. Sa Efeso 4:32, sabi, at maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Sa pag-ibig sa mga kapatiran, ano po ulit ang una? Ito po ang pagpapatawad sa kanila. Marami po silang, maaari po silang magkamali. Sa 1 Corinthians 13, sinabi niya ang tungkol sa 15 uri ng pag-ibig, 3 beses niyang inulit yung matiisin. Matiisin ang pag-ibig na iyon. Sabi niya, ang pag-ibig ay matiisin, and then sabi, matyaga. Ang una ay nagpapatawad at sunod ay kung ano ang nakikita sa pamamagitan ng paglilingkod. Para maibig ang mga brothers and sisters, dapat silang paglingkuran. Kung ang aking paglilingkod ay nagbabago depende sa reaksyon at pag-uugali ng mga brothers and sisters, kung gayon hindi ito lubos sa paglilingkod. Ano man ang kanilang maging reaksyon at pag-uugali, kapag inaalala natin ang biyaya at pag-ibig na tinanggap natin mula sa Diyos, magagawa nating paglingkuran ng higit pa ang mga brothers and sisters. Pag-isipan niyo po, tatanungin ko kayo, ang mga brothers and sisters na mas bata po sa atin, kapag tinawag mo sila ng ganitong paraan, ayos lang ba na tawagin mo sila na wala pong respeto? Ganyan po ba ang pag-ibig? Sabi mo, hoy, kasi mas bata sila kaysa sa akin. Ano po sa palagay mo? Matatawag ba yung pag-ibig? Ang paglilingkod ba ay nagmumula sa pagbibigay ng respeto? Kaya dapat ipakita natin ng respeto sa mga brothers and sisters kahit na mas bata po sila sa atin. Huwag niyo po silang tignan ng mababa. Huwag baliwalain, huhamakin. Sila ay mga brothers and sisters na naging isang katawan sa pamamagitan ng pagtanggap sa iisang dugo. Ganyan ang paglilingkod. Pagrespeto, paglilingkod po yan. Ito po ang mahahayag sa inyo ng paglilingkod natin, na kung mayroon anumang pagkakamali o kakulangan sa ating mga brothers and sisters, ganang sinabi ko kanina, ito naman ay mahahayag sa inyo ng panalangin para sa kanila. At ito ay pag-ibig. At kung iniibig niya ang Diyos, ay iniibig din naman niya ang salita ng Diyos, ang church, ang katawan ng Panginoon, at ang taong umiibig sa Diyos, iniibig niya ang mga brothers at sisters. Kahit na iba ka sa akin, ngunit sinusubukan niyang mahalin ng higit pa ang mga brothers at sisters at hinahanap niya ang pag-ibig na iyon. Base dito, pinapalaganap niya ngayon ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng puso na ibigin ng higit pa ang mga ligaw na kaluluwa. Kapag nakita mo ang ibang kaluluwa, hindi ka ba nakakaramdam ng awa? Pagkatapos, kapag tayo nag-i-evangelize, una ay dapat manalangin. Diyos, bigyan mo po ako ng habag sa espiritu o kaluluwang ito na walang pagpipilian kundi yung mapunta siya sa impyerno. Sa tingin ko, kapag ganito ang puso nyo, talagang ang puso nyo ay naghahanap ng pag-ibig. Ang mga taong ligtas ay mag-i-evangelize gamit ang pag-ibig na ito na ibinigay sa kanila ng Diyos. Siya ay inibig ng labis.
Tinanggap niya ang walang hanggang pag-ibig, isang sakdal na pag-ibig. At ang mga brothers at sisters, dapat nating ibahagi ang ebanghelyo na ito na may iisang puso at pag-ibig sa iba. Kapag nagiging isa tayo, ang ebanghelyo na ito ay nagiging saksi at masigit nating maipapangaral ng husto. Tama po ba? Kaya paano tayo magkakaisa kapag tayo umiibig, nagpaparaya sa isa't isa, pinapanalangin ang isa't isa, pagkatapos ihahayag sa atin ng Diyos ang higit na dakilang pagkilos ng Diyos sa atin. Ito ay nahayag sa pamamagitan ng pag-ibig. Hindi ba't ito ang paghahanap ng at pagpapakita ng pag-ibig? Kaya ngayon balikan na ulit natin 2 Timothy chapter 1, verse 7. Ibabahagi ko po ang pangatlong bagay na binigay sa atin ng Diyos. 2 Timothy chapter 1, verse 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, pangatlo, pagpipigil sa sarili. Ano po ang ibinigay niya sa ating pangatlo? Pagpipigil sa sarili. Ang pagpipigil sa sarili, ito ay laging konektado sa gising na pamumuhay bilang Kristiyano. Kesa 1 Pedro 5:8, magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablo na inyong kaaway tulad ng liyong gumagalan at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Magkaugnay po sila, tama po? Kaya ang matinong pag-iisip ay ang pagkilos ng may katalinuhan ayon sa pananampalataya. Ito yung umiwas sa dapat mong iwasan. Gawin ang dapat mong gawin. At ito ang pagkakaroon ng matinong pag-iisip ng ayon sa salita ng Diyos. May hari po sa Israel na nagpakita ng ganitong pagpapakatino. Nasa Jeremias chapter 22 po, tignan natin. Jeremiah 22, simula verse 13 hanggang 19. Ang Jeremiah 22, simula verse 13, ito po'y tumutukoy sa kay Josiakim. Siya ang 18th hari ng Juda, at ang ama ni Josias na 16th na hari ng Israel. Hindi po pala, mali. Jehoiakim. Tama po ba? Okay, medyo nagkamali po ako dahil kulang na po tayo ng oras. At mayroon pa po kasi akong gustong sabihin. Tungkol po ito kay Jehoiakim. Siya ang 18th hari ng Timog Juda. Ngunit habang pinag-uusapan natin si Jehoiakim, pag-uusapan din po natin si Josias na 16th na hari ng Juda, siya rin po ang ama ni Jehoiakim. Tungkol po ito sa paghahambing sa kanilang dalawa. Okay? Tingnan po natin mula verse 13, babasahin ko, verse 13 to 15. Kahabag-abag siya na nagtatayo ng kanyang bahay sa kawalang katwiran at ng kanyang mga silid sa itaas sa pamamagitan ng kawalang katarungan, na pinapaglingkod ang kanyang kapwa na walang upa at hindi niya binibigyan ng kanyang sahod, na nagsasabi, ako'y magtatayo para sa sarili ko ng malaking bahay na may maluluwang na silid sa itaas, at naglalagay ng mga bintana roon, dinidingdingan ng sedro at pinipintahan ng kulay pula. Sa palagay mo ba ikaw ay hari sapagkat nakikipagpaligsahan ka na may sedro? Di ba't ang iyong ama, ang tinutukoy po dito ay si Josias, di ba't ang iyong ama ay kumain at uminom at naggawad ng katarungan at katwiran? Kaya naman iyon ay ikaw ikinabuti niya. Verse 16 to 19, kanyang hinatulan ang kapakanan ng dukha at ng nangangailangan, at iyon ay mabuti. Hindi ba ito ang pagkilala sa atin, sa akin? Sabi ng Panginoon. Ngunit ang iyong mata at puso ay para lamang sa iyong madayang pakinabang at sa pagpapadanak ng walang salang dugo at sa paggawa ng pang-aapi at karahasan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol kay Jehoiakim na anak ni Josias, hari ng Juda. Hindi nila tataguyan siya na sasabihin, ah, kapatid kong lalaki, o kaya, ah, kapatid na babae. Hindi nila tataguyan siya na sasabihin, ah, Panginoon, o ah, kamahalan. Ililibing siya ng libing ng asno, kakalad ka rin at itatapon sa labas ng mga pintuan ng Jerusalem. Ito ay pagpapahayag ng sumpa
laban kay Jehoiakim. Napakalungkot at nakakapanlumo po ang pahayag na ito. Ngunit pag-isipan po natin si Josias na isang hari na naglingkod ng maayos sa Diyos. Kasi sabi po sa 2 Kings chapter 22, hindi na po natin ito titignan dahil wala na pong oras. Sabi siya, gumawa ng kabutihan sa mga mata ng Panginoon at lumakad sa lahat ng daan ni David na kanyang ninuno at hindi siya lumiko sa kanan o sa kaliwa. Kasi Josias ay pinuri siya na 16th na hari ng Juda at ang pinakahuling mabuting hari na naglingkod sa Diyos. Nagkaroon po noon ng 20 mga hari sa Timog Juda, tama po? Ngunit sa kanila, siya yung huling hari na naglingkod sa Diyos. Ngunit ang kanyang pangalawang anak na si Jehoiakim ay iba sa kanya. Tingnan natin yung verse 15 uli. Babasahin ko po, sapagkat nakikipagpaligsahan ka na may sedro, ito po si Jehoiakim. Di ba't ang iyong ama ay kumain at uminom? Ibig sabihin ba nito na hindi kumain o uminom si Josias habang siya'y nabubuhay? Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin pinuto nagkaroon siya ng buhay na may pagpipigil sa sarili. Ibig sabihin nagkaroon siya ng matinong pamumuhay. Nagkaroon ng matino at pagpipigil sa pamumuhay. Kaya sa verse 16, kanyang hinatulan ng kapakanan ng dukha at ng nangangailangan at iyon ay mabuti. Bakit siya nabuhay ng ganito? Kanyang hinatulan ng kapakanan ng dukha at ng nangangailangan. Ibig sabihin si Josias ay mayroon siyang mapagpakumbabang pamumuhay. Ngunit bakit nga ba niya ito ginawa? Hindi ba ito ang pagkakilala sa akin, sabi po, dahil kilala niya ang Diyos? Si Josias ay hari na nakakilala sa Diyos. Lubos na umasa sa Diyos, kaya naman, pinuri siya ng ganito. Kanyang ginawad ang matuwid sa paningin ng Panginoon at lumakad sa mga landas ni David na kanyang ninuno, sabi po, na hindi siya lumiko sa kanan o sa kaliwa. Ngunit yung kanyang anak si Jehoiakim, iba. Verse 13, pinakita po ang kanyang buhay, sabi siya ay nagtatayo ng kanyang bahay sa kawalang katwiran. Ang kawalang katwiran ay ang pundasyon ng kanyang buhay. At sabi dito, at ng kanyang mga silid sa itaas sa pamamagitan ng kawalang katarungan, na ipinaglilingkod ang kanyang kapwa na walang upa na hindi niya binibigyan ng kanyang sahod. Kaya pinagtatrabaho niya sila ng walang sahod. Sa verse 14, ipinakita ang kanyang puso. Sabi, ako'y magtatayo para sa sarili ko. Ang kanyang buhay ay para lamang sa kanyang sarili. Subalit ang kanyang amang si Josias ay nabuhay para sa Diyos. Opo, kilala niya ang Diyos at nabuhay upang purihin siya. Kaya ibang-iba po si Josias sa kanyang anak na si Jehoiakim. Naunawaan niyo po ba? Kung gayon, paano nagtapos ang buhay ni Jehoiakim? Sa verse 18, sinabi po ng Biblia, ito po yung pagtatapos ng kanyang buhay. Nagkaroon ng kalunos-lunos na kamatayan. Verse 18, kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol kay Jehoiakim na anak ni Josias, hari ng Juda, hindi nila tataguyan siya na sasabihin, ah, kapatid kong lalaki, o kaya, ah, kapatid na babae. Ano pa ang mga bagay na hindi nila gagawin? Nang si Haring Jehoiakim ay namatay, ang mga tao, hindi sila umiyak. Hindi nila tataguyan siya na sasabihin, ah, Panginoon, ah, kamahalan. Kapag namatay po yung hari, umiiyak ang mga tao, pero siya hindi siya tinaguyan. Ito po ang kalunos-lunos na kamatayan. Sa verse 19 po, ililibing siya na ng libing ng asno, kakalad ka rin at itatapon sa labas ng mga pintuan ng Jerusalem. Tanong, bakit kalunos-lunos ang kanyang kamatayan? Tignan natin, Jeremiah 36. Jeremiah 36, verse 22 hanggang 23. Jeremiah 36, verse 22 at 23. Babasahin ko po. Noon ay ikasyam na buwan at taglamig at ang hari ay nakaupo sa loob ng bahay at may apoy sa apuyan na nagniningan sa harap niya. Pagkabasa ni Jehodi ng tatlo o apat na hanay, ang mga iyon ay pinuputol ng hari sa pamamagitan ng patalim at inihahagis sa apoy na nasa apuyan hanggang sa ang buong balumbo na natupok sa apoy na nasa apuyan. Ang hari po, sa verse na ito si Jehoiakim.
Anong kanyang ginawa? Isinantabi niya at sinunog ang salita ng Diyos. Subalit pagkatapos ito, hinayaan ito ng Diyos na muling isulat ni Jeremias, bagaman sinunog ito ni Jehoiakim. Kaya iningatan ng Diyos ang salita. Sinubukan niyang sirain ang salita ng Diyos. Ito ay isang malaking kasalanan. Isinantabi po niya ang Diyos. Tingnan niyo po ako. Si Jehoiakim po ay ang tao na binaliwala ang salita, subalit nabuhay para sa kanyang sarili. Kaya po, nakatagpo siya ng kalunos-lunos na pagtatapos. Sa kabilang banda naman po, paano naman po ang buhay ng kanyang ama na si Josias? Nabuhay siya ng buhay na may pagpipigil, namuhay ng matino. Anong pinagkaiba? Dahil sa pagkakilala sa Diyos. Ang tao na nakakakilala, nagtitiwala sa Diyos, at sa salita niya, ay makakapamuhay ng may pagpipigil. Kaya ginagawa po tayo nitong mamuhay na nagtitiwala sa salita ng Diyos at kumikilos tayo ng nararapat. Ang talata po na ito ay nagturo sa atin ng pinagkaiba sa pagitan ng dalawang tao na nakakakilala at hindi nakakakilala sa Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Josias at ng kanyang anak na si Jehoiakim. Kaya kapag kilala natin ang Diyos, mamumuhay tayo ng matinong buhay at magkakaroon tayo ng gising na buhay. Balikan natin. 2 Timothy chapter 1 verse 8. Ikalawang Timoteo chapter 1 verse 8. Nakabalik na po ba kayo? Verse 8. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon ni sa akin na bilanggo niya. Hindi po nais ng Diyos na tayo ay nahihiya kapag pinapangaral natin yung Ebanghelyo. Subalit nais niya na mangaral tayo ng may katapangan. Tama po ba? Kaya po, dito sabi, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon ni sa akin na bilanggo niya. Kundi, sabi po, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag pinapangaral po natin ang Ebanghelyo, palagi po na may kahirapan. Sa pamamagitan ng kahirapan, ang Ebanghelyo ay naipapangaral. Ito po ang ating natutunan. Ibinigay po ng Diyos sa mga mangangaral ang tatlong espesyal na bagay. Upang kapag tayo po ay nangangaral ng Ebanghelyo, hindi tayo dapat na mahiya. Huwag matakot, kundi matapang nating ipangaral ang Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. At ang tatlong bagay na ito ay ibinigay para po sa atin. Ano po ito? Ibinigay niya sa atin ang kanyang kapangyarihan. Sa church, naroon ang kapangyarihan ng Diyos. Yan po yung una mula sa tatlo. Ang kapangyarihan, hindi tayo makapag-evangelize ng mag-isa, kundi dapat kasama ang church. Opo, binigyan po tayo ng kapangyarihan. At binigyan din tayo pangalawa ng pag-ibig. Sa pamamagitan ng kanyang kamanghamanghang pag-ibig, bilang mga tao na minamahal ng Diyos, iniibig muna natin ang Diyos, ang Panginoon, ang salita, ang church, at mga kapatiran. At nang sa gayon, maipangaral natin ang Ebanghelyo ng may kalakasan, ng may pag-ibig sa mga hindi ligtas na nasa labas ng church. At habang nas nakikilala natin ang nang lubos ang Diyos, mas nagkakaroon tayo ng matinong puso at pag-iisip na sumusubok upang tayo ay makapamuhay ng ayon sa kanyang salita at pananampalataya. Kaya doon sa mga nangangaral ng Ebanghelyo, ibinigay po sa atin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, pag-ibig at matinong puso. At dahil ibinigay iyon ng Diyos sa atin, inuutusan niya tayo ngayon na maging saksi sa Ebanghelyo ng may lakas at tapang. Naunawaan niyo po ba? Naunawaan niyo po? Opo, salamat po. Ang araw ng pagdating ng Panginoon ay malapit na. Binigay sa atin ang Panginoon ng kapangyarihan, pag-ibig at matinong puso. Kaya, nais ng Panginoon na mamuhay tayo ng buhay na nangangaral ng Ebanghelyo ng may kalakasan, walang takot o walang pagkahiyaman. Yan po ang dapat natin gawin. Ngayon, manalangin na po tayong lahat. Aming mahabaging Amang Diyos, kami po ay labis na nagpapasalamat na niligtas po niyo kami sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon.
Sa huling panahon po, tulungan po ninyo kami na ipangaral ang Ebanghelyo na nagbibigay ng walang hanggang pag-asa, buhay, upang matapang namin maipangaral ang Ebanghelyo nang hindi nahihiya o tinatamad. Kami rin po ay taimtim na nananalangin ng Panginoon Isa sa amin at pangungunahan kami sa ginaganap na summer retreat upang maraming kaluluwa ang maligtas at ang retreat ay makapagpakita ng dakilang kaluwalhatian ng Diyos. Para sa gawain ito, pakiusap, gamitin niyo po kami ayon sa mahalaga ninyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen.